Kapatid, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe to the tiny bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Okay mga kastig, magandang araw po sa inyo lahat. Okay mga kastig, dako tayo rito sa pump. Itong pump na to, ito yung pump ng lobo. Yung lobo na ginagawa, yung sa birthday, kahit anong lobo na pwedeng rin. Ito yung ginagamit na pambomba. Siya yung pump balloon. So ito yung ginagamit natin sa PVC 5 gun rifle para pambomba. So ang unang gagawin natin mga kastig, meron tayong ito, kung natatandaan nyo, yung sinasabi ko na sa aking video madalas, na ito yung fuel hose na motor sa carburetor o sa tanke na pinagdadali yun ng gasolina. Ito yun. So ito yung ginagamit natin dito, gagawin natin dito mga kastig. Lalagyan natin siya ng super glue. Ayan po mga kastig, super glue po ang ating pong ilalagay rito mga kastig. Ayan. So kulin natin. So, ayan po mga kastig, papasok po natin din sa butas. Ayan. Mga kastig, papasok natin. Ayan po. Kaya po, pasok-pasok yung gano'n yan. So, pagkatapos yung kastig, ang gagawin natin dito ay ito lang po ang gagawin natin. Papasok po natin ito rito. Kung napapansin nyo, mga kastig, ay papasok natin yan. Pero kita nyo, meron siyang ano. So, kailangan natin ilagyan ng masking tape para mag-cash siya rito. Okay, mga kastig, tingnan nyo mabuti kung paano gawin para masundan nyo po. Ayan po gawin natin, mga kastig, papalutan po natin yan hanggang lumaki po siya, magkasya rito sa ating female adapter. Ayan po yan. So mga kastig, yan, medyo marami-rami na yung ating nilalagay na masking tape. Kailangan magkasya rito sa ano. So, tutin natin, titingin natin kung kasya. Ayan, medyo malaki pa. Medyo marami pang kakainin na masking tape. So, kastig, oh, nakita nyo. Ang dami natin. Kaya, minsan nakikita nyo, tatlong tape ang kailangan natin ng rapat. Kasi sa laki ba naman ng ating ni-apply na masking tape, oh, napakarami. So, tingnan natin to, itong ating male adapter. Mukha siya. Pagkasya na siya, konti pa. Mukha na siya, saka natin siya ikakat. Ganyan ka busisi po ng paggawa ng PVC pipe gun rifle. Hindi po basta ba yung bara-bara ang gawa. Hindi po. Delikado po yun. Ma-accidente kayo. So, kailangan din itibayan natin. Siguro din natin matibay. Para na rin po sa ating sarili. Para malayo po tayo sa maaaring disgrasya na mangyayari. Ayan, mga kastig. Ayan po, mga kastig. Ayan, sukat natin. Ayan, medyo kita nyo. Medyo ano siya. Masikip. Medyo ano po siya. Masikip, mga kastig. Ayan po, kailangan dyan. Karkulahan talaga. Kita yung kung gaano ka siya kabusisi. Pag nasobra, babawas ka. Ayan. Ganyan po gagawin natin. Ganyan po ang paggagawa talaga niyan. Masyadong mabusisi. Ayan. Kaya kita nyo, talagang doon po sa gusto bumili, siguro naman nakikita nyo, napaka, hindi lang po siya mahirap gawin, kundi mabusisi lang po siya sobra. Katulad po niyan, pag masikip, kailangan dagdagan. Pag masikip, kailangan bawasan. Ganyan po yan. Nakatulad niya, eksakto lang po siya, mga kastig. Ayan. So, tanggalin po natin yan, para lagyan na po natin ng ito pong super glue. So, gamitan na po natin ng super glue. Ayan po yan. Super glue. Ayan, teka. So, napapansin niya mga kastig, ito, gamit ko super glue din. Isa rin ang brand yan. Hindi ko na sasabihin ko ng brand. Dahil mahirap. Hindi po napapagkakaroon ng ano. Okay. Ayan po. Ayan. Nalagyan po natin yan.
katapo po siyempre, ang ilalagay po natin ay ito pong male adapter, mga ka-stick. Yan po, sasaksak po natin yan. Yan po mga ka-stick. Medyo babawasan lang po natin dito. Medyo sagad na siya. So ang gagawin natin, kakatal natin. Pwede hindi rin naman natin ikat na, okay na rin naman yan. So ang gagawin natin yung ka-stick, okay na yan. Tapos ang gagawin po natin mga ka-stick, siyempre lagyan po natin ito. Hindi po magtatapos basta ang ating kailangan matibay po. Kasi yung dito po sa loob, ganito po itsura niyan. Kailangan po lagyan din natin yan para matibay. Yan po yan mga ka-stick, kailangan po matibay siya. Hindi po basta gawa lang na ano lang. Kasi po, siyempre, pag pumalpak po ang gawa, isahin naman po yung pera. Kaya po hanggang maaari, lahat ng ano, walang sikret-sikreto. Ibibigay ko sa inyo yung kung ano yung tama, kung ano yung totoong gawa. Ano mga ka-stick? Siyempre, kailangan pag mag-share ka, i-share mo yung lahat, hindi na yung sikreto pa. Kasi kawawa naman yung gagawa kung may sikreto ka. So, ito yan. Ayan po yan. Parte may ibay po ng gusto. At bukod doon, siyempre mga ka-stick, lalagyan mo siya ng ito po, white cement. O kaya po yung, kung meron kayong tawag dito, yung PVC powder, yung pinag-grinderan, mas maganda po yun, okay po yun. Parehas, halos parehas din naman, matibay din naman. Kasi pulbus, yung pulbus lang naman yan, kumbaga yung parang kapatibay lang. Ayan, kastig. Tapos po, dito po papasok to. Itong ating, hindi ka na po sasabihin po na yan. Basta dyan na po papasok yung ating yung liquid na yan. Okay, yan tayo. Gahit po tayo ng kutsara. Yan, kastig. Buhos po natin yan dyan. Yung po yung sabi nga po ay yung durability, yung po tibay, yung po yung kailangan natin sa ating ginagawang PVC pipe, yung durability, yung tibay. Kaya gawin natin, invest natin na alam natin na makakatulong sa ating pong PVC pipe. Yan mga ka-stick. Medyo patutuin po natin siya. Kaya po sabi ko sa inyo mga ka-stick, napakasobrang mabusisi po ito. Hindi po basta gawa lang ng pagkalagay, pwede nikabit, kabit agad, hindi po. Kailangan patitibayin po natin. Lalo pag sarili natin gamit, siyempre, kailangan mas patibay. Ito lang po yung, ano, ito lang po yung sinasabi sa inyo na binigyan ng piso, pambara. Ito lang po yung glue stick na aking inilagay dyan, tapos medyo pinatigas ko. Para dito po yan. Mga kasti. Ayan, dito yan. Suporta po yan mga ka-stick. Pag nagay po natin yan dito sa loob mga ka-stick, eh hindi po basta-basta kayang tibagin yan o patalsikin. Lagay po natin. Okay mga ka-stick, lalagyan na po natin ng super glue. Ayan po. Lalagyan po natin yan ng super glue. Palibot po yan. Siguro din po natin na maganda yung pagkaka-apply. Kasi pag hindi po maganda, eh, maaaring papaklas. Ano po? Gagawa rin lang po tayo ng sarili nating PVC gun rifle. Eh, di patibayin na po natin. Okay, yung mga ka-stick, di ganito yan. Papasok po natin yan dito. Sa loob. Mga ka-stick. So, gagawin natin dyan, para pumasok po yan, kailangan lagi tayo may palipo. Yan po yung ka-stick. Ganyan po yung ka-stick. So, nilagay nyo na yan. Yan, ganyan. Nakita nyo, ka-stick, nilagay nyo na. Lalagay nyo pa rin siya ng super glue
Super glue po. Lalagyan pa ulit natin yan. Dito po yan. Lalagyan po ulit natin yan. Talagang, kailangan talaga matibay po talaga yan. Ayan po yan. Lalagyan po natin mga kastig. Ayan po mga kastig. Lalagyan po natin yan. Ayan. Yung palibot po niya, kasi meron kakita nyo, meron siyang masking tape. Para po hindi sibigaw o magkaroon ng pagkakataon na pumasok o lumabas yung kanyang denature alcohol. Lalagyan po natin yan. Yan, so makastigate na po yun. Medyo wala na po laman. Basta sa pagawa po ng isang gato, ang magagamit nyo ay isa't kalahati po ito na super glue. So kailangan natin hindi po natin kailangan tipirin. Kasi po yung ating dati pong PVC gun dry po ay kayang makakas. So ganito yan mga kastig. Lagyan natin itong mga tabi. Hindi po pwedeng hindi lalagyan yan mga kastig. Meron po yan. Kaya imposible pong yan ay bumaklas pa. Siyempre, ito po yan. Lalagyan pa rin natin ito. Ito po yung 15mm na cap. Para dito po yan. Ayan, makastig. Lalagyan din natin yan. Siyempre. Ayan. Hindi naman po pwede hindi lalagyan yan. Kaya sabi siya, makastig, matibay. Huwag niyo po titipirin. Huwag po kayo manghihina yan. Kasi kung titipirin nyo, isipin nyo dapat yung gastos nyo. Malaki din. Sayang naman. Kasi ito na lang po yung papatibay dito eh. Sa ating PVC pipe gun rifle. Ito pong super glue. Kaya, huwag nyo po titipirin mga kastig. Titipirin nyo, sayang pera nyo. So mga kastig, ganyan ang gagawin natin. Isaklot nyo yan. Yan mga kastig. Kita nyo po, di na din siya. Kailangan po yan. So, pagkatapos ito mga kastig, siyempre, hindi nyo pwede hindi lalagyan ng super glue. Ito mga panabi. Lalagyan nyo po yan. Ayan. Hindi po pwede hindi nyo lalagyan yan. Kasi yan po yung magsisilbiring papatibay. Ayan. Hindi po natin kailangan tipirin yan mga kastig. Patutuyo-tuyo po natin. So, ayan mga kastig, ganyan lang yan. Pakagatulo siya, forma niya. So, kailangan natin baril na lang. Yan. Lipat po tayo sa ating, sa ating pong pump. So, ito yung kastig. Yan. Tibay na yan. Ang kailangan po natin, mga kastig, dito naman, kukuha tayo ng PVC 20mm po ito. Lalagyan natin dito yan. Para po dito naman sa ating male adapter. No. Ah, female adapter. Female. Ito po yung female adapter natin. So, lalagyan po natin dito yan. Dito po yan. Nakastick. Ayan. Okay, ito po yung gagawin natin. Lalagyan po natin ito ng super glue LED. Automatic po yan, super glue. Lalagyan natin yan. Hindi na po natin pwede hindi lalagyan. Sasabog po yan kung hindi natin lalagyan. Kakalas. So, ganito yan, nakakastig. Ito rin, kabila. Lalagyan din po natin. Yung palibot niya. Yeah. Pwede po hindi, pero ako po kasi sigurista ako eh. Lalo na, kapag isipin mo, nakalanggas mo, tapos eh, masisira. Kasi pag once na nasira po yan, hindi na po ganun kakinis yung ano yan, yung pinakaloob. Pagbabaklasin mo, hindi na po siya ganun kakinis. So kailangan talagang matibay po yung kanyang pagkakagawa. Ayan po yan. Yung kastig. Pagkatapos po, ito na po ilalagay natin. Ito naman. Ito naman. Matikit.
ito agad. Dapat eh, talagang ano agad. Ayan. Nalagyan po natin yan. Klaro po yan, nakakasti. Ayan. Sa ganun din po ito, mga kastik. Lalagyan din po natin ang super glue yan. So, pagkatapos niya, lagyan po natin ito. Ayan po yan, mga kastik. Napakatibay po yan. Tibay po yan. So, mga kastik, ito na po yan. Dito po natin ipapasok to. Itong hose. Ang pagka po nito, papasok nyo po nito. Itong isang daliri rin yung lalaki nyo. Ipapasok nyo rito. Kasi iba, ginagawa pa ng iba, kukuha pa ng lapis, kaya ganun. Hindi po. Mahirap pa kanya pag ganyan. Gagawin nyo, ito lang o. Pagkuha nyan, medyo mahirap po, pero madali lang. Kung talagang gagamitan nyo talaga ng kumbaga tsaga lang. Ayan po mga kastik. Ganyan po yan. Ayan po. Okay. Ayan po yan mga kastik. Kailangan pong bibilin yung pump. Up and down po yan. Pag sinabing up and down, kailangan po yung up and down niya pareho pong nabuga ng hangin. Kasi meron pong ano, nabibiling kasi po may nabibili pong bomba. Dalawang klase po yan eh. Bomba ng lobo at bomba ng bisikleta. So, ito, katulad po ito. Ito po yung una kong gawa nung kung ano na pa akong nagawa nito. Matagal na po sa akin ito. Siguro ilang taon na rin ito. Ito po yung una kong gawa. Ito yung nakita ko lang sa YouTube din. Sa Thailander na tayo. Thailander. Yung po nakikita ko man sa gumagawa nito eh. Eh, nakita ko, makailabomba sila siguro mga 7-8. Saka po puputok. Pero pag magbomba kayo ng 4 times o 5, hindi po. Hindi na putok. Eh, sa akin po, ito po. Tatlo ganyan lang, okay na. 3 pumps lang, o 4 pumps, okay na. Putok na po. Ito po, huwag po kayo gagamitin ganitong kung gagawa yung PVC pipe ng rifle. Kasi ito, mga 7 po ito, walang bomba o 10 bago pumutok. Kasi nakita ko na rin po yan sa nagawa ng sa Thailander, yung tutorial niya. 7 pong ginagawa. So, mahal po yan. Saka kaagad na po sa atin. Nag-research po ako dati noon sa YouTube channel na tutorial na Tagalog. Wala po akong makita ni isa. Ni isa wala pa po akong nakikita na tutorial na Tagalog. So ako po, sarili sikap ko, gamit na lang, kumbaga, diskarte, kung paano, kumbaga, pag-utak na lang, pag-aganan nyo kung bakit pumuputok siya, o bakit kailangan palitan. Katulad po ito, nakita ko hindi ako kumbisido, hindi ako komportable sa 10 pump o 7 pump. Sabi ko, masyadong parang tagal. Parang di bombang, ano, di bombang yung ginagano pa siya. Siguro pakahirap. So, nag-isip ako, sabi ko, ano kaya maganda. Nag-isip ako, nakita, meron ako itong balloon pump sa bahay. Yun ang ginawa ko, no? Nag-try ako na yun ang gamitin. So, sinubukan ko siya, pag-pump ko, pag-pump niya ay up and down, parang may hangin. Hindi katulad ito, pag-pump mo, isa lang. Puro pababa lang yun. Wala nang up and down siya. Ito, up and down, puro may hangin yan. Kaya mabilis siya magkarga ng hangin sa loob. Nakakastig. Kaya huwag po kayo gagamit yan. Malamang po, iba, labing dalawa, labing tatlong pompa, saka puputok. Pag minasama-sama pa, minsan hindi po puputok, nasobrahan. So ito, tatlong bomba lang po, okay na po yan, kasi up and down ang hangin yan. So naisip ko, ito mga kastig, sabi ko, ito pag lang po. Ayan, naging maganda lang po, naging yung version ko, tatlong pump lang, puputok na siya. Ayan. So yung mga kastig, ganyan lang yan. Bomba po yan. Ayan. Tatlong pump lang po yan, mga kastig. Kastig, kita nyo po yung ating pump na ginawa. Ayan po. Ito pump na to, tatlong pump po, puputok na po yan. Apat na pump. Okay na siya. Huwag po kayo bibili nito. Huwag po kayo gagamit ng itong pump ng bisikleta. Kasi ito pong pump na to,
up and down po ang kanyang pump, pareho pong may lumalabas na hangin. Hindi kaya pares po nitong pump na to, na bisikleta. Pag pump po yan, isa lang yan. Mahina po siya mag-ano ng, magkarga ng denature sa loob ng ating tangke. Ito po. Ito po, sigurado po, pagkagawa ito, ito, nagamit din po ito, nung panahon na ako'y gumagawa ng ano ito. Matagal na rin po ito. Mga 1 year siguro ito. Eh, ang putok po nito, siguro maka 8 na bomba ka rito. O 10 minsan. Kasi yan po yung gawa ko dati. Eh, natagal ko ng ano yan. So, ngayon lang po ako nang kaisip na, ay, vlog ko kaya para mapakinabang ko yung natutunan ko rin. So, huwag po kayo bibili ito, mga kastig. Mga kastig, ito naman, meron na po, nagawa na natin itong pinaka-pump niya. Ito naman po yung kanyang, tawag dito, yung kanyang container, denature natin. Container tank, baga yung lagayan po ng kanyang, lagayan po ng kanyang denature alcohol. So, ito yung mga kastig, papasok natin dito yan. Kung ilang beses ko po sinasabi sa inyo, mga kastig, pag po maglalagay po tayo ng, denature alcohol sa ito sa container tank niya, eh ano ba, hindi po na kailangan ganito po karami yung ating denature alcohol na ilalagay o ganyan karami, nakastig. Ang halaga lang naman dito sa atin, konti lang po, parang isang kutsarang ganito lang, dalawang kutsara, o kaya ito ganito, dalawang kutsarang ganito, ibusyo, tatlong kutsara. Tapos po, kalkulado naman natin yan, kailangan po yung pinaka alcohol. Kung nandito po yung alcohol, konti, di ba? Nandiyan po yung kanyang pinaka-host. Nakahanger po siya. Bali, babombayin po lang nito yan. Babombayin lang yan. Pagkabomba niyan, magbubulok po yan. Pupunta po yung moist niyan dito, pupunta sa tanke. Kung makatatlong pump siya, apat na pump, okay po yun. Pupunta po dito yan. Yan, bubulok po yan. Kasi kung dadamihan nyo, mga kastig, pag pump nyo, higupin yung ng host, yung denature, papasok dito sa loob. Ang mangyayari po niyan, magkakatatagas po rito. Pero hindi na po tatagas yan, gawa ng, meron po tayo, ito na po yung nagkocontrol dyan, yung PVC ball valve natin na 1/2. So mga kastig, ganyan yan. Pagpasok niya dito, yung apat na bomba, yun lang po susunugin ng igniter. Yung apat na bomba yun, magmumoist sa loob yan. Yun lang po susunugin niyan. Basta pagka-pump nyo, sasarado nyo, para kung pumutok po, yun lang susunugin niya. Yung may pasok na denature dito, yung apat na pump. So, pag wala po nito, itong PVC ball valve, kung wala po yan, pag pump niya, kung sakali kung wala po siya, pag pump niya, pag sabog, bubulok po rin, babalik dito yan, yung hangin, babalik dito hanggang pump. Aangat to pag ganon. Tapos yung hangin, papasok dito uli. Bubulok po ito, malakas, papalik yung pinaka denature dito. Pagpasok po niya dito, doon po nagkakaroon ng problema. Hindi na po naputok. Kasi nag-overflow po siya. Nasosobra na siya sa denature alcohol. Nalulunod na yung kanyang igniter. Hindi na po siya nagkakaroon ng pagkakataon na pumutok. Gawa sobra-sobra po yung pumapasok na denature alcohol. Yung po ang purpose ito. Itong PVC ball valve. At bukod doon, ang purpose nito para hindi po sumabog to. Hindi po umangat na malakas, umaklas. Yan po ang malaki nitutulong itong PVC ball valve natin. Na nagawa ko ng baga yung naisip ko maganda paraan para makatulong sa ating PVC pipe gun rifle na ating pong binubuo. Yan po mga kastig, lagi po natin dito sa loob. Yan po yan mga kastig. Napakasimple po. Yan po yan, kabuhunan. Pero pwede nyo, kung may nakita nyo sa akin, di ba ang isilang? Pwede po yan. Basta bibili lang po kayo ng reducer na 40mm. Pag bumili po kayo ng reducer na 40mm, katulad po nung ilalagay natin dito, ganito po kataba yun. Na reducer na 40mm. Pagpasok nyo po yan, ganyan lang siya kaliit. Tapos sa katulakan, ganyan lang siya, maliit lang siya. Kasi hindi na po natin kailangan na mahabang tanke. Kasi konting gas, konti lang pong denature yung ilalagay natin. So, yung gano'ng kaliit lang, yung sabi sa inyo yung 40mm na reducer na sukat, eksakto lang po dito, ganito rin po kataba yun. Pagpasok dito, eksakto lang po yun. Mga ganyan kaliit lang siya, mga kastig. Ganito lang po kaliit. Ganyan po kaliit yun. Tapos, ito po yun. Example, papakita ko po sa inyo. Ito po mga kastig, ito yung sinasabi sa inyo na reducer na 40mm.
Pag ito inilin nyo, ikakabit nyo rito, kukunik nyo. Ganito lang po kaliit ang lalabasan nyo. Lalabasan niya na tangke nyo. Maliit lang. Hindi siya mahaba katulad noon. Ayun kasi. Tapos, kung gusto nyo mas maliit pa, pwede siya ikat. Ikat dito, ikat doon. Kaunti lang yung pinakadugtungan. Mas maliit pa siya, pwede pa. Ayun mga kasi, ito yun. May 40mm na sinasabi ko sa inyo. Kasi ito, ano po ito eh? Coupling na 40mm, kaya nga laki. Yan po. Pero wala nang problema kahit mapahaba yan. Basta importante po, yung hose. Abot yan. Para pag pump niya, mag-aangat po yung kanyang pinaka-denitude, pupunta po dito yan. Sa loob. Pero sabi ko nga po sa inyo, huwag niyo po dadamihan yung lagay ng denitude alcohol. Yan po mga kasig. Yan po yung una ko pong tutorial ngayong araw nito. Sana makatulong po sa mga baguhan na nagawa po ng PVC pipe gun rifle. Mga kastik, ito yung ano, yung minsan na itatalo sa akin ng mga subscribers. Ito yung ano, tawag dito yung PVC plug. PVC plug po yan. Ito po ay ginagamit dito. Diyan po yan. At ito po yung ipinapasok po dyan. Dalawang solid wire na pang-electrical. Siya po yung kinukinik yung pinaka-igniter na nagbumula sa tipong kitchen lighter. So, gagawin po natin yung mga kasig para ipakita sa inyo kung paano. Ito mga kasig, ito yung pabutas po dyan. Pabutas po yan para dito. So, papakita sa inyo mga kasig. Dito po natin sisimula ang butas. So, ang kabila po yan, hastig. Ayan, hastig. Butas po yan. PVC plug. Dito po yung kinakapit yung electric wire na solid. Ito po yan. Papasok po natin dito yan, mga hastig. Ayan po yan. Ganyan po ang ating gagawin dyan. Katapos po, ito naman isa. Ayan. Yan po gagawin natin dyan. Yung mga casting gagawin natin dyan, ay nalagyan po natin ng super glue. Ito pong gamit ko, super glue din po ito. Super glue din po ito. Lagyan muna natin dito sa magkabilang tabi. Para mag-fix siya. Kasi mabis na magdikit yan eh. Para mag-fix siya. Ayan. So, katapos ito, plastic, lagyan po natin itong mga panabi niya. Ayan. Lagyan po natin. Lagyan po natin yan. Ayan. Mga plastic. Pagkatapos niya, mga plastic, katapos po lagyan natin ang white cement. Ito po yung white cement. Ito po yung ginagamit sa mga ano, sa flooring para yung mga paningit, yung mga lubak-lubak. Ayan po yung ginagamit. So ito po yung papasok natin sa loob. Ayan. Medyo talagang mabusisi lang po talaga ang paggawa nitong ano, ito pong PVC pipe gun rifle. Sa lahat po ng parte talagang mabusisi. Hindi lang po tayo pwedeng basta gagawa na lamang po ng para-para. Kasi po, uno na sayang lang po yung gagastin natin. Yung laki din po malaga. Umabot din po ng katulad ko, ako'y gumagawa. Inaabot po ng isang set ng 1,003. Kasama po yung tubo na mahaba. Kaya napapamahal po doon gawa ng tubo. So, katapos ito, casting, meron po tayong ginagamit dito. Ito po yung ginagamit natin. Ayan. Ibuksan po natin yan. Para talagang ano po, wala po siyang sisingaw. Hindi po siya sisingaw siyempre sa lakas po ng pressure ng hangin. May tendency po na sumingaw po siya rito. O dito. Kasi yung pinaking pressure ng hangin, hahanap ng butas yan eh. Kung saan siya makakalabas. So kailangan natin siyempre lalagyan po natin siya nito. Para sigurado po. Ayan. Siguro alam niyo na po yung aking ginagamit. Ayoko na pong banggitin at medyo baka magkaroon po ng komplikado sa aking channel.
Kaya napapansin nyo, hindi ako nagbabanggit nung kung anong brand ng gamit ko. Hindi po siya nagkakaroon. Automatic po, hindi. Kaya hindi ko na po siya binabanggit. Eh, sayang naman po yung pagod ko, yung hirap. Siyempre, ito na lang po yung aking pinaka, ano, tas mawawala pa. At gastos. Yan, kung napapansin nyo, nakakastig yan. Yes, siya. Matutuyo yan. Matutuyo siya. Hinintay po natin matuyo yan. Pag natuyo na po yan, sisiksik po yan sa pinakalatang katabi-tabihan yung mga siwang. So, maganda po yan kung ganyan po gagawin natin. Huwag po tayo mainit. Ito, katulad po, kita nyo ito. Meron po itong steel epoxy sa loob. Pero ang ginagawa ko, tsaga-tsaga lang. Hinihintay ko siyang matuyo bago ko siya pahiran nitong ginagamit ko na ito. Na hindi ko na po babanggitin yung pangalan. At ito po super glue. Ayan. Sinatsaga po talaga yan. Kasi paparapulog po yan. Siyempre kailangan matibay po yan. Hindi ko po ibibigay sa'yo ng mauna yan. Kailangan talaga tsaga. Hintay natin matuyo. Huwag po natin apply yan ng basa pa. Sayang po yung ating pagod. Kailangan tuyo po siya. Kaya ginagawa ko, habang pinatuyo, gumagawa naman ako ng ibang parts na gagawin ko para din dyan. Para habang may ginagawa ko, natutuyo yung nandito. Saka natin applyan siya ng super glue. Yung sinasabi ko yung lahat ng palibot ng natuyong na steel epoxy, ma-apply po natin ng super glue. Yeah. So, ganito gagawin natin muna dyan. Pasamantala, ligyan muna natin siya dito hanggang matuyo siya. Maya-maya po, tuyo na yan. Kailangan po kulitin ito. Sige, sahay po naman. Ipaparapol ko sa inyo. Tapos, pagdating sa inyo, paggamit siya, sira. Eh, sayang naman po yung gasis ko. Bukod doon, sayang naman po yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo. Siyempre, yung pera. Tapos, pagdating, hindi niya mapagawa kasi nasiras dahil mamuna ang pagkagawa. Kaya, hanggang mare, kahit ito para po lang, ititibayan ko po ang gawa para sa inyo. Para mapakinabahan niyo po ng pagmatagalan, mga casting. Napakahirap po ng paggawa. Kaya, ayaw ko po talagang nagbebenta. Kaya, hindi ko po kinukuha talaga dito ang pagbebenta, yung extra benta para lang ka-income. Eh, hindi ko naman po kailang mag, ano, kasi unong na, napakarami ko pong alagay na manok sa mag-apo lang, kung magpapakala ko, eh, sobrang laki ng oras na naubos. At bukod doon, yung pag-apo na to, kaya hindi rin po nagbebenta. Napakahirap, hindi rin po mahirap, kundi mabusisi po siya. Hindi po siya basta gawang bara-bara lang. Kailan po talaga pulido yung pagkakagawa, kailan po talagang matibay. Mabusisi po siya masyado, kaya ayoko po magbenta. Isa po yun sa isa kong dahilan. Kaya ayoko po magbenta. Kaya ginagawa ko po, ang ginagawa ko para na lang, ay nag-alo po ng tutorial na may papakita sa inyo na pagbabasihan nyo ng paggawa, gayahan, para makuha nyo po. Kasi talaga napakahirap pong gumawa. Kasi inabot po yung 3 araw. Hindi na po mahirap gawin, kumbaga yung mahirap siya gawin, kundi mabusisi po siya. Masyadong maraming kung saan parts ka dapat pupunta muna, kailang patitibayin mo lahat ng parte. Abuti po talaga ng 3 araw o 4 araw ang paggawa. Isipin nyo po yung 4 araw hanggang 3 araw ang paggawa. Eh, napakahaba po ng oras na uubusin natin. Ibig sabihin, apat na parapol ko po yan. Yung isang ginawa ko, yung pinos ko sa Facebook, inabot po ng 4 araw yan ang paggawa. Eh, ito po, katulad nito. Kalapit, anong oras mo ngayon? Alauna na po. Ito pala nagagawa ko. So, kailangan talagang, inuuna ko na po talaga to kasi napakarami pong request sa akin. So, ginagawa ko na to para po doon sa parapo na naipangako ko. So, may mga project po tayo katulad ng hangin lang ang karga at saka po yung mibat. Hindi ko rin po agad magawa dahil po sa hirap po nung sitwasyon ng ating kalagayan ng ating ngayon, yung pandemic. Hindi po tayo makabili ng kahoy, para bumili ng pa. Para stick, ito na yung ating yung ginawa ko yun. Ito yung PVC ball valve. So dito yung silalim, dito siya mag-spark. Kailan po mga kastig, ang kulay po ng spark natin, lagi po natin tatandaan, ay kulay asul na medyo may putkasang puti. Pag ganun po yung spark natin, asahan nyo po, wala pong mintis yan. Kada paggamit nyo po, kada click nyo sa gatilyo, wala pong mintis yan. Putok po ng putok yan. Pero kapag once na ito po yung naging kulay po lang ang spark niya, may pula.
Diyan po ay napalya na doon na po papasok yung sinasabing napalya. Napalya po yan pag ang spark niya ay kulay pula na. Naputok po siya, okay, puputok po siya mga apat o tatlo, ang galing na. Hindi na susunod, hindi na puputok yun. Ang kailangan po ay kulay asul, blue, ang kanyang spark, yung spark dito sa mga dalawang kawad na yan. So ito yung kasi dito natin ulit. Mga kastig, yan po yan. Kaya po tayo ng plies. Ayan, mga kastig, kailan po yan. Yan mga kastig, tapos ito lang, ito naman. Kung nakita yun, hindi pa naman siya tapos. Hindi ko pa siya binabalok to kasi medyo basa pa yan. Ibabalok to yun na lang to. Para sa dalawang kawad na yan, pahiga. Para mag-ano siya doon sa mismong toy gun na converted, i-convert natin sa igniter. Doon nakalagay yung igniter natin sa toy gun. Nakakonvert siya ron. So ayan mga kastig, ito sa body chain na tayo. Ayan. Ito yung pabibigay, inuit ko lang ulit para doon sa mga bagong ulit, makita yung pagpasiyan kayo o gayahan mga kastig. Ayan po yan. Sa so, susunod po gagawin dyan na kastig, sa susunod, yung ating pong bolt action. Ipakikita ko po sa inyo kung paano po pagkakat ng kasahan ng bolt action at kung paano po siya gawin. Ayun po mga kastig, hanggang dito lang po tayo mga kastig. Kung tuwid po lang ang aking kung kayo po bago pa lang sa aking YouTube channel, mangyari po na kayo po ay mag-subscribe, like and share para lagi po kayo updated sa aking mga latest videos na gagawin pa. Yun po mga kastig, God bless.